This word of yours, and we are praying that you also bless those who are listening from our live stream. In Jesus' name, Amen. Okay, pag-isummarize po natin, ito po yung previous na napag-aralan natin. Series sermon, the importance of knowing the biblical truth and doctrine. Kung bakit po nakailangan ito, panoorin nga muna natin ito. Ito ang naging uso ngayon. Pakita mo, ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Wow. Medyo ano yata ito, medyo nabaliw siguro. Marami namang naniwala. Yon ang problema kapag ang mga tao ay walang kaalam-alam sa doktrina. Hello po? Hello? Kaya
kailangan din natin malaman ang totoong doktrina. Hindi lang yan, alam niyo ba sa FB, ang daming lumalabas ngayon. Ang daming lumalabas sa FB na sinisiraan din tayo, sinisiraan ng mga Baptists. Kaya minsan maingat din tayo sa pagpili. Merong isang member ng Baptist. Nakipag-discuss noon sa mga kasama ni Ile Soriano. Ang sabi niya, mula nung pagkabata ko hanggang ngayon, nalaman ko ang katotohanan sa pamamagitan ng Bible Baptist Church. Bakit ka andito? Sabi ng kasama ni Soriano. Ang sagot niya, nakukonsensya ako at nasasaktan ako sa ginagawa ninyo na paninira sa totoong church. So, Baptist ako, nalaman ko ang katotohanan, kahit sino, hindi nila pwedeng sirayin ang aking pananampalataya. Sabi ng kasama ni Soriano, hindi mo ba alam na yung pastor mo nagtuturo ng tithes, hindi ba ginagawa kang hanap buhay? Ang sagot niya, hindi po. Nagbibigay ako ng tithes ko para sa Panginoon. At nabibless ako. Kaya kayo hindi nabibless dahil hindi ginagawa niyo ang giving na hindi sa totoong paraan. So doon mo makita talaga ang totoong nakaalam na, nalaman niya ang katotohanan. Amen po ba? Anong previous Sundays, ang tinag-usapan naman natin, ibinain natin na ang Sunday, ito talaga ang araw na in-start ng mga apostol at yon ang ating sinusundan hanggang ngayon. Hello po, sinong paniwalaan natin, si Ellen G. O. White o kaya ang mga apostol? Si Apostol Peter, Apostle Paul mismo ang nagsabi na ang gathering is Sunday at doon na rin sila magbibigay ng kanilang offering. Walang Sunday sa Biblia. Kasi ang Sunday, it's by description, ayon sa kalendaryo. Ang nasa Biblia, first day of the week. Hello po? Hello? Sabi ka nila, wala daw makitang Sunday sa Biblia. Wala nga. Sa mga bubo, ayun ang pagkaunawa nila. Ano bang ibig sabihin ng first day of the week according to our calendar? Ay calendar ang sinusundan natin. Hindi ba sa calendar natin first day of the week? Sa Biblia, first day of the week. And that is Sunday. Hello po? Siyempre, minsan kasi gumagamit tayo ng mga descriptional word. Halimbawa, yung salitang noun. Meron ka bang makitang noun sa Biblia? Wala. Pero meron. Ano ba ang noun? O, mga estudyante, what is noun? Ano ang noun? Pangalan ng tao, pangalan ng lugar, pangalan ng mga bagay. Meron naman sa Biblia. Minsan, ganyan ang salita ng Panginoon. Hello po, nasa atin yung pag-unawa. Kaya sabi ng Proverbs, know things by understanding. Hello po? Pero sa ngayon, i-review muna natin. Ito ang ating series sermon. Kaya pinakita ko si Kiboloy para malaman ninyo ang daming natisip, ang daming nalinlang. At mamaya may discuss natin. Okay, isang pinakamatalino sa mundo, si King Solomon, hindi siya humingi ng kayamanan, humingi siya ng karunungan. Pero siya ay pinayaman ng Diyos. May mga pagkakataon na maaring hindi kayamanan ang hilingin mo. Hilingin mo yung kaalaman para makapaglingkod ka ng tama sa Diyos. At dahil sa nakita ng Diyos na puso ni Solomon, nangako rin ng Diyos ng kayamanan sa kanya. Hello po, may mga tao kasi na dahil sa material nasisira ang pananampalataya. Pero si King Solomon, gusto niya magkaroon ng karunungan. Kaya dapat,
Kaya dapat nga prioritize natin yung spiritual wisdom, spiritual na kaalaman, para hindi po tayo madinglan. Hello po? Maraming mga intelihenteng tao sa mundo. Pero, spiritually speaking, hindi nila alam na ang kayamanan iiwan din. Ang totoong matalinong tao ay hindi lang yung kasalukuyan ang nakikita. Iniisip ko rin yung kinabukasan mo. Kaya sa mga estudyante na matatalino, hindi naman ibig sabihin na marunong ka ng math, na 100 lahat ang nakuha mo. Ang katalinuhan kasi minsan ito ay may relasyon sa IQ. Halimbawa, mahirap lang ang mga magulang ko, mahirap din ang buhay namin, ang pag-asa ko lang mag-aral na mag-aral, mag-aral na mag-aral. Hayaan mo muna yung ligawan na yan, mag-aral muna ako. Kasi iniisip niya ang kinabukasan. Kaya kahit nag-crush, kahit merong nandiligaw sa kanya, hindi niya pinapansin. Ang tinitignan niya yung kinabukasan. Hello po? O, tingnan niyo ang mga Paskwa. Yan si hindi lang mga Paskwa, marami pa dito. Pero si Joyce tumadwait na. O, si Hazel, engineer na. Hello po? Ganyan. Eh dapat si Hazel, may nubyo na yan, may asawa na yan eh. Pero tinignan niya muna. Hindi naman basta-basta mag-aral ng pagka-engineer eh. Pero ngayon, engineer na siya. Hello po? Ganyan. Kaya kayo mga high school pala, iwas-iwasan yung mga ligawan. Kung matalino kayo, ang tingnan ninyo, kinabukasan nyo. Hello po? Sa mga tao naman, eh kahit gaano kakasuccessful, mga Kristiyano, kahit gaano ka successful financially, pagdating mo sa langit, wala kang gantimpala doon, magsisisi ka rin. Kasi pagdating natin sa langit, iniligtas tayo ng Diyos na libre. Pero kapag gagawa tayo ng kabutihan, pagdating natin sa langit, may gantimpala rin, ibibigay ng Diyos. Hello po? Hindi naman sa padamihan ng binibigay. Hindi yon. Kasi, kahit kung konti ang naibigay mo, kung yun talaga ang kaya mo, mahalaga din yan sa Panginoon. Hello po? Ang tinitignan ng Panginoon, depende sa kakayahan mo. Pero maraming mga Kristiyano rin ngayon, successful nga sa school, successful sa buhay, pero spiritually, yun yung sinasabi ng Biblia na payat ang kanyang kaluluwa, may sakit ang kanyang kaluluwa. Hello po? Every Sunday, every Saturday po, pag wala kaming choir practice dito, may devotion kami. Palagi namin pinagpipray ang lahat ng members. Sana po ang lahat ng members magkaroon ng excitement sa pag-attend ng church sa Sunday. May kalusugan. Kaya, inuulit ko po, ang matatalinong Kristiyano, tinitignan din natin na pagdating natin sa langit, at least may gantimpala din tayo, makilala din tayo. Million-million na tao ang makakakita. Ito, galing ng harvester, meron sa gantimpala, ginawa ang lahat, nag-witness, nagbigay, lahat ng time niya, ginawa niya. Ganun din yan. Hello po? Ang problema, ang pinagdidibatihan, pinagdidiskasan, ang ibubulgar ba sa langit ay yung mga bibigyan lang ng gantimpala? Kasi ang sabi kasi ng 2 Corinthians 5:10, nakarecord doon sa langit yung ginawa nating maganda at masama. Ay paano kung pati masamang ginawa natin lalabas doon? Ito, mayaman to, pero hindi siya interesado sa ministry. Ito, may kakayahan ito, pero hindi siya naging interesado, kaya wala siyang gantimpala. Ay paano kung lalabas ang ganyan? Minsan, kumatid ako ng graduation, sabi ng PPC President, bakit kaya ang minimension natin most punctual ay yung most late? Bakit wala? Ay sabi naman ng principal, siyempre kung ano yung kabutihan, yun lang yung binubulgar natin. Hello po? Okay, so ang mga tao naman, totoo po, successful, mayaman. Ang mga mayayaman ngayon, hindi
mga politicians natin na nagpapayaman, pati mga mayayaman, hindi po nakukontento sa kayamanan nila. Gusto nila sa kanila lahat ang mundo, pero anong sabi ng Biblia? Makuha mo naman ang kayamanan ng mundong ito, mawawala naman ang kaluluwa mo. Wala ka rin kwintang tao. Hello po? Wala rin kwinta. Mas maganda na lang, hindi ka naging mayaman, pero mayaman ka espirituan. Amen po ba? Ang mga bubo na tao, dalawang bagay ang hindi nila ma-realize, hindi nila maisip. Number one, hindi po nila alam na sila ay mamamatay din. At kahit anong gawin natin, talagang panahon mo ang kamatayan, mamamatay ka. Saan sila pupunta? Kagabi pala, doon sa health tips natin, may nagtanong, Dok, paano ba ako magkaroon ng peace of mind? Wala bang tablet yan na kapag nainom ko, makalimutan ko ang problems ko? Kaya kagabi tuloy, natin yung nagtatanong. Wala naman talagang tablet eh. Imposible naman yung tablet, ininom mo, makalimutan mo lahat ng problems, masaya ka na. Wala po. Karamihan na tablet, kapag depression ang pinag-usapan, karamihan na nag-prescribe dyan, mga psychiatrist. Pero nagbigay ako naman ako ng mga gamot na piniprescribe ng mga psychiatrist. Pero ang mga ito hindi rin mag-i-effect kung wala rin tayong right relationship sa Diyos. Pinakamaganda pa rin yung may right relationship ka sa Diyos. Kapag meron ka ng tamang relasyon sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos na sa iyo, may mga bagay na hindi kaya ng iba, pero kaya mo na. Kaya sa mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, walang problema na hindi natin kaya kasi nasa atin ang Espiritu ng Diyos na tumutulong para mag-isip ng tama. Hello po? Siyempre, medical, psychologically speaking, kung bakit may mga tao na nasisira ang kanilang isip. Siyempre, palagi kong sinasabi sa abnormal psychology, our strength is in the mind. If you have strong mind, you have the strong personality. If you have weak mind, you have weak personality. Mind ang kumukontrol sa ating pagkatao. Sa Christian psychology, the highest aspect of a person is the mind. Hello po? Sa isip talaga, may mga tao na kapag nasira ng isip, wala na. At isa pa, isang dahilan din kung bakit mahina naman ang isip natin pagdating sa health. Kung may sakit ka, hindi ka malusok na naman, yung brain mo nahihirapang tutulong para mag-isip. Hindi niyo ba alam na ang brain minsan meron siyang signal na binibigay sa ating isip? Ay, siyempre, kung mahina rin yung brain, kaya kailangan din natin ang mga malusog na pagkain, food supplement, para magkaroon tayo ng malakas na immune system. Pero, pinakamaganda pa rin, ayon sa psychology, kung bakit nasisira ang isip ng tao unang-una, hindi mo matanggap ang frustration. Number one, ang frustration. Pag hindi mo natanggap yan, anong gagawin mo sa sarili mo? Yon kog mo. Eh, nung kinagat ako ng pusa, sabi ko, pambihirang pusa ka, ibibitin na yata kita. Pero siyempre, anong gagawin ko? Ikukomfort kong sarili ko. Imagine yung gagastos ka ng 8,000 o kaya more than 8,000 dahil lang sa injection, sayang yung 8,000. Pero naisip ko rin, pag sumok ng buhay, hindi lang naman ako kinakagat, ang dami. Pag yung iba natanggap nila, ako pa kaya. Sabi ko sa sarili ko, oy, ang tanda-tanda mo na, nangangaral ka, hindi mo matanggap. Talagang ganyan ang buhay. Magpasalaman na lang tayo, ganun na lang. Hello po? Si Ilak, kinagataw ng pusa, talaga namang ganyan eh. Pagdating ko doon, sabi ni Dr. Laurita, sa regional, naubos ang vaccine, ang dami kinagat ng pusa. Marami rin nagpunta dyan dahil ang mga government nauubos. Talagang ganun ang buhay. Kaya kapag hindi mo matanggap yung frustration, anong gagawin mo? Yung untog bang ulo mo? Hanggang sa, yun nga, sabi ko nga kagabi, nung ako'y nagtatrabaho sa Antigrad Department, sa Angelo Reyes, na talagang magaling yan sa taktikal, ina-idol natin. Nung panahon ni Gloria, naging sekretary siya, naakusahan, hindi niya natanggap yung pag-akusa sa kanya, nagpakamatay.
Doon mo makikita ang kahinaan ng loob, kahinaan ng isip ng isang tao. Hello po. Dito sa Rosario, marami rin nagpakamatay. Parents pa nga dito. Sayang nga, yung ina, inakusahan ng corruption, nagpakamatay. Ito namang asawa, meron siyang tinutulungan na dalaga. Akala naman niya, mahal na mahal siya ng dalaga. Nalaman niya, meron palang ibang boyfriend ng dalaga, hindi matanggap, nagpakamatay. Ay naku, ang babaw na dahilan. Alam niya, ang matalinong tao, pag may problema, kalabanan mo. Hindi yung nanlupay-pay ka. Hello po! Yung sinasabi kong magpakamatay, hindi natin i-mention for the sake of their children. Alam niyo, yan ang tumulong noon para magkaroon tayo ng kontador na hindi basta-basta tumaas ang babayaran. Pero sayang lang. Alam niyo kung bakit nagpakamatay ang tao? Akala ng tao, pag nagpakamatay ka, wala na problema. Akala nila, when you are died, that is the end of the problem. Well, pag masamang patayan ang ibang tao, masama rin patayan ang iyong sarili. Paano nagpakamatay ka? Akala mo, huminto na yung problema mo, hindi mo alam, mag-uumpisa ka ulit sa impyerno. Dalawang bagay. Pag nasa impyerno ang tao, ang init-init. Dito pa nga, mainit lang, hindi natin kaya sa impyerno pa kaya. Pangalawa, mental torture. Magsisi ka man, wala na po. Kaya hindi natin pwedeng i-compare ang kahirapan sa impyerno sa kahirapan dito ngayon. Hello po. Kaya inulit ko po, kailangan tayo magkaroon ng malakas na pag-iisip because the only thing that controls our bad emotion is our mind. Pero hindi naman nga natin magagawa ito kung wala tayong connection sa Panginoon. Dahil ang kakayahan natin may hangganan. Pero nandyan ang Holy Spirit para tutulungan kung saan yung kakayahan ng ating isip. Doon naman ang Espiritu ng Diyos. Hello po? Pero kailangan pa rin natin ang magtiwala sa Diyos. Kaya ito ang bagay na hindi ma-realize ng mga tao. Mayaman sila, successful sila, pero hindi nila alam na mamamatay din sila. Sa dami ng virus, bakterya na lumalabas ngayon, ang dami mga maraming nakikita na ano, nahahanapan nila na paraan. Nung una, lahat ng may sakit sa puso, pwede na lang lagyan ng bakterya. Nung naligo, nag-swimming yung tao, siguro hindi ko alam kung paano nakapasok ang tubig sa kanyang bakterya na puso, namatay din. Alam niyo, hindi natin kayang labanan ang pag sinabi ng Diyos, panahon mo na kahit anong gawin mo, wala tayong magawa doon. Hello po! Kaya ang pinaka-importante pa rin, pag mamatay ka, alam mo kung saan ka pupunta. Pangalawang, hindi alam ng mga tao, after death, there will be an everlasting destiny. Kaya nagpapasalamat ako doon sa pari na nag-approve sa sinabi ko, wala nang saysay at panalangin sa mga taong patay na walang pananampalataya. Hello po. Okay, ang scripture, our scripture is pursuing two major things. Ang ating scripture, dalawang bagay ang gusto niyang gawin natin. Number one, the importance of seeking the truth. Kailangan pa rin natin malaman ang katotohanan. Minsan sa Pilipinas, nasanay tayo ng traditional faith. Katoliko ang lolo ko, katoliko ang lola ko, ang nanay ko, katoliko rin ako. Hanggang doon lang. Ang tawag natin dyan, tradition. Hindi yan batay po sa katotohanan. Pero po, ang katotohanan po ay batay lamang sa salita ng Diyos. Kailangan din natin magkaroon ng practicality. Ang practicality, kung ano yung tama, yun ang sundin. Hello po. To be set free from ignorance so that the devil cannot take advantage to mislead us with wrong practices. Gaya noon. Yung pinakita ko sa inyo nung Sunday, nandiyan ba yung video? Pakita mo ulit. Ang totoong worship, ang totoong Holy Spirit, hindi ganito. Okay, bigyan natin ng pagkakataon kung sino pa ang gustong sumabay dito.
yung worship. Sa John chapter 4 verses 23 and 24, sinasabi diyan, God is spirit and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Kaya lang maraming nami-misunderstood sa trabaho ng Holy Spirit. Ang trabaho ng Holy Spirit, very gentle yan. Hindi po malaswa, hindi po yung ganito. Sige nga. Yan. Ganyan ang mga born again. Pinipilit nila na kapag ganito ang worship, nagganda ang Holy Spirit. O sinong gustong sumubok? I-try nga nyo. Nandyan ba si Mia? Ano Mia? I-try mo nga. Madeline, gusto mo? I-try mo nga. Ay, paano kung si Rowena ang magganyan? O, sa inyo gusto nyo? Hindi ako maniniwala na ganyan ang Holy Spirit. Marami nagsasabi, okay, tama na. Baka mamaya may tatayo dyan. Ang iba sinasabi, meron ako narinig na preaching, sabi nila. Yung iba ay umaasa na lang sa theory, umaasa sa philosophy, ngunit hindi nila naramdaman ang Holy Spirit. Ang katotohanan ay nanggaling po sa dictate ng Holy Spirit. Yan ang delikado. Ay bakit si Kiboloy, sabi niya siya ang Kristo. Meron din isa na sinabing siya ang Kristo, dalawa sila eh sa buong mundo. Ang trabaho ng Holy Spirit, hindi yung magtuturo ang Holy Spirit sa iyo ng doktrina. Hindi po. Kung ano yung napakinggan mo, kung ano yung toro na napakinggan mo, yon ang i-remind ng Holy Spirit sa iyo. Pag ikaw ay gagawa ng masama, andyan yung Holy Spirit, kinokonsensya ka. Pag nakalimot ka sa Panginoon, nandyan yung Holy Spirit, kinokonsensya ka. Kung gagawa ka, nagalit ka sa ibang tao, nandyan ang Holy Spirit. Hoy, huwag kang magalit. Mahalin mo yung tao. Yon ang trabaho ng Holy Spirit, pero hindi ito matuturo ng ibang doktrina. Hello po? Hello? Ang doktrina ay binabatay lamang sa salita ng Diyos. Delikado po. Ang Holy Spirit ay pwedeng gayain ng demonyo. Ang demonyo ay pwedeng magpakita ng angel. Ang espiritu ng demonyo ay pwedeng magparamdam ng espiritu ng Diyos. Ngunit, malalaman lang natin kung ang totoong espiritu, ang kanyang tinuturo ay galing sa salita ng Diyos. Kaya nga ginawa ng Diyos ang kanyang salita para doon na lang natin ibabatay ang tamang turo. Hello po? Kaya yun ang dahilan kung bakit maraming nalilinlang. Kailangan natin pag-aralan ang salita ng Panginoon. Anong sabi ni Kristo? Hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi lamang ang sumusunod sa kalooban ng Ama. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi natin basahin, pakinggan ang salita ng Diyos? Hello po? Marami pa nga ang demonyo gumagamit din ng Biblia, pero iba ang interpretasyon. Kaya nga sinabi ko noon, isa ang Biblia, bakit maraming relihiyon. Yung iba sadyang gumagawa ng sariling relihiyon. Yung iba hindi nauunawaan ang salita ng Diyos. Yung iba naman is ginagawang hanap buhay. Knowing the truth is the only way to know your rights and privileges, so that we can experience the grace of God and we can enjoy serving Him with hope and assurance. Ano bang sinasabi ng John 10:27-28? Ang sabi diyan, kilala ko ang aking mga tupa. Kilala ko ang aking mga tupa. Pinapakinggan nila ako at sinusundan nila ako at binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at walang makakakuha sa kanila mula sa aking kamay. No one plucked them out of my hand. Ano ibig sabihin? Lahat po ng tumanggap sa Panginoon, lahat ng sumampalataya sa Panginoon na naging totoo ang pagtanggap, sila po ay naging tupa ng Diyos. Kapag ikaw ay tupa ng ating Panginoong Hesus, merong mga blessings. Unang-una, binigyan ka
ng kaligtasan na walang hanggan. Pangalawa, yung kaligtasan mo naging permanente. Pag ikaw ay nagkamali, nagkasala, it does not mean mawawala yung kaligtasan. Hindi po. Kaya lang, pag matigas ang ulo mo, papaluin ka niya. Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, pag ikaw ay lumayo sa Kanya, papaluin ka niya. Pero hindi nawawala ang kaligtasan. Hello po? Yun po yung pribilehyo ni ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Kapag ang isang church hindi ito tinuturo, hindi nila tinuturo ang totoong doktrina ng Biblia. Kaya maraming Kristiyano na hanggang ngayon naglilingkod sa Diyos, panayhirap, panayworries, hindi nila naramdaman ang pag-asa at kaligayahan ng paglilingkod. Hello po? Marami na akong mga kasama na galing Amerika. Palit-palit na ang kanilang sasakyan. Ang kanilang building ang lalaki. Bagamat marami akong alam, kaya nung nasa Amerika ako, pumapasyal ako ng mga churches. Pumupunta ako sa bulletin board. Nakikita ko yung mga Pilipinong mga pastors doon. Ang gaganda ng kanilang report. Kaya pala nakakakuha ng malating support sa Amerika. Pero sa akin, ayaw kong gawin yon. Sa ating prinsipyo, kahit hindi ako yayaman, basta honest lang tayo. Hindi ako perfect. Marami akong kahinaan. Pero pagdating sa pera, ayaw ko yung magnakaw. Ayaw ko yung lokohin ang mga tao. Yayaman ka nga, hindi naman sa magandang paraan. Hello po? Minsan, naiingit ako, naisip ko, ako na lang yung ganito. Wala pa kaming bahay, inanay. At hindi pa ako makaipon. Sa mga types ng tao, nag-iipon tayo, hindi tayo makaipon. Dahil ang mga missionaries natin, around 45 missionaries natin, palaging humihingi. Kailangan nilang tulong. Kaya minsan sabi ko, Lord, minsan tumutulo ang luha ko at sabi ko, Lord, ako na lang yung galing sa Amerika na ganito na lang ang buhay. Pero nagpapasalamat ako, Panginoon, na kahit papaano, pinipilit ko pa rin na maging masaya. Ang importante, wala tayong masamang ginagawa pagdating sa pera, kahit hindi ka yayaman, at least naging honest ka. Yon ang totoong tagumpay. Hello po? Kaya, iba talaga ang naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Maraming naglilingkod ngayon, pero hindi nila alam kung maliligtas o hindi. Yan ang totoo. Pero nagpapasalamat po tayo na sa ating toro, sa toro ng Biblia, very clear, na lahat po ng tumanggap sa Kanya, kilala niya. Kaya alam niya, may mga tumatanggap sa Panginoon na kunyari lang. Maraming umaatin ng church na pakitang tao lang. Alam ng Diyos yan. Maraming umaatin din ng church na talagang totoo at kilala ka ng Diyos. At lahat ng sakripisyo at ginawa natin para sa Panginoon, hindi po ito makakalimutan ng Panginoon. Hello po? Lahat may gantimpala. Ang pinaka-importante sa atin, secure na tayo. Ano man ang mangyari. Ngayon, umiinit pa rin ang tension ngayon between China, Philippines, at Amerika. Lalo na lately pumunta si BBM sa Amerika, nagkaroon sila ng agreement na hindi pababayaan ng Amerika at Pilipinas in case nalulusob ang China. Pero maraming nagsasabi, mabagal kumilos ang Amerika. In case na nagkaroon ng problema, atomic bomb na lang, malulusob ang Pilipinas. Okay lang. Pag ako, sige, tigawin na nila yan. Ang importante, bam, nasa lagim na tayo. Hello po? Hello po? Kaya wala tayong takot. Kasi alam natin na anuman ang mangyari, pupunta tayo ng langit. Ang natatakot lang, yung hindi sigurado kung ligtas o hindi. Yun ang benepisyo, yun ang bintahe kung totoo ang pagtanggap mo sa Panginoon dahil alam mo, anuman ang mangyari, sa langit ka pa rin pupunta. Hello po? The importance of knowing the right doctrines. Yung last, yung previous, renew lang natin. Dito tayo mag-start ulit. The importance of knowing right doctrines.
through doctrine, we will know what is right and what is wrong. Saan ba manggagaling ang doktrina? Sa Holy Spirit? Sa dictate ba ng Holy Spirit? Tingnan nga natin, 2 Timothy 3:16, verse 17. All is scripture. Sige nga, basahin po natin. Ang sinasagot natin, saan po manggagaling ang tunay na doktrina? Sa dictate ba ng Holy Spirit o sa Biblia? Hello? Sinong naniniwala na sa Biblia? Would you please say amen? Okay, tingnan natin. Basahin natin. Ready, go. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Nang ibig sabihin, ang salita po ng Diyos ay binigay ng Diyos para doon natin kukunin ang totoong doktrina. Yon ang purpose. Kaya ginawa ng Diyos ang Biblia, nagbigay siya ng kanyang salita at doon natin ibabatay ang totoong turo. Hindi po sa diktit-diktit ng kung anong-anong espiritu dyan. Hello po? Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos. Yun lang ang paraan para malaman mo kung totoo yung doktrina ng ginagawa, sinusundan mo o hindi. Next. Through that trend, we will know what is right and what is wrong. Ayan. Kaya kanalin lang kay Kibuloy, nakakalungkot. Marami yatang Kibuloy dyan sa puso ni. Pero yung ibang Kibuloy yata ng Rosario, bumalik na sa Katoliko. Ang ibig sabihin, hindi pa nila nalaman ang katotohanan. Kaya bumalik din sa dati. Alam niyo ba dito sa Rosario, bago ako pumunta dito, sinabi sa akin, 1950s pa daw, noong nag-start ang church dito sa Rosario. At ayon sa report na binigay ng Baguio Seminar sa akin noon, ay merong 86 families. Imagine yan, di malaki. So, nagpunta ako rito, namasyal ako dyan. Mga mamarel, mga gapos, mga, ang dami. Ang ginawa pala ng mga Amerikano noon, nung nag-start sila dito, hanggang sa Amnanan Motors, lahat ng umaaten, pinag-aaral sa kolesyo ang kanilang mga anak. Lahat ng nagkakalisa noon, nagtatricycle, huminto sila ng Sunday, yung Amerikano ang magbibigay ng pera sa kanila. Kaya yon ang nakita ng mga tao. At pagkatapos noon, nang merong around 380 na nabaptize, ang sabi ng Amerikano, we will leave you a pastor. Ang pastor na iniwan nila dito, si Cesar Prieto, galing Lawag City. Wala pang 6 months, unti-unti na nawala ang members. Hanggang sa wala yung building, inanay na lang. Noong nagtatrabaho ako sa anti-crime department, dumaan ako dito, nakita ko ito. Kaya sabi ko sa San Fernando, parang God touched me, sending me to Rosario. May trabaho ko, di mag-resign ako. Wala kaming pag-support sa iyo, no problem. Ako nang bahala doon. I start the work in Rosario, God knows. Ini-start ko ang work sa Rosario na walang nag-offer na maraming support. Bininta ko ang lupa ko para ma-invest lang dito. Kung lahat-lahat ng paraan. Kaya dahil doon, blinis ng Panginoon, lumaki na tayo. Pero, namasyal ako. Namasyal po ako sa mga tao. Baptist kami noon. O bakit ngayon? Kasi, yung mga Amerikano, ang babait nila, nagbibigay sila ng allowance ng aming mga anak. Hihinto kami na Sunday para hindi kami maghanap buhay. Pero nung pumalit yung Pilipino kuripot, maniningil pa ng 10%. Umalis na kami, pareho din. Tignan ninyo. Ibig sabihin, pumunta sila dito, hindi dahil sa turo, kundi dahil sa doktrina. Kaya nung wala ng tulong, aalis na ang mga yan. Hindi ganyan ang foundation ng totoong mananampalataya. Hello po.
Kaya hindi nila tuloy alam. Kaya nung nag-start ako dito, ang unang nakilala ko si Brother Nanding. May bahay sila doon. Wala siyang damit. Meron siyang may sugat sa paa, sa ulo. Yung kanyang hawak na bata, may sugat din sa ulo. Si Aldrin yata. Tapos sabi ko, Brad, pwede bang kayo kapitbahay, mag-start tayo ng Bible study? Ay, wala ah. Mapuuran ako, mapanak dita. Nag-schedule ako ng Bible study. O sige, si Brother Nanding noon, yes man yan. Tapos pagpunta ko ng umaga, wala siya. Sabi ni Jose, ay na, wala na yan sir. Inistrokan ka niya. Pag sinabi niya, oo, aalis yan. Kaya nag-usap kami, sabihin mo, babalik ako umaga, mga 10 siguro. Pero alas 7:30 pa lang nandyan na ako. Hindi yan nakalusot. Nag-iisan ko, Bible study, ang sabi ko sa kanya, masama pa ako sa iyo noon. Pero binago ako ng Panginoon. Kaya siya ang nauna. Tapos pagkatapos yan, ang kasama ko talaga sa Esperanza, nagpunta dito. Then, pangalawa, nakilala ko si Engineer Lewis. Hindi, si Juanito pala, tumaan dyan. Si Juanito. Then pagkatapos ni Juanito, si Engineer Lewis. Then pagkatapos ni Engineer Lewis, si Gina. Sabi ni Lewis sa akin, merong taga Rosario na taga Manila na member dito. Pinalo up namin si Gina. Then pagkatapos, si Ma'am Mila. Sino pa? Doon nag-start. Pero, well, hindi maiwasan. Siyempre, nag-start tayo bilang Southern Bat. Pero si Brother Lewis ang nagsabi, mali ang tinuturo mo, Pastor, umatin ka ng Bible Bat. Kaya umatin po ako sa Pison City, sa Tatalon, sa Bible Baptist. Then binisita kami ni Pastor Hayes noon sa Baguio, nag-share po kami. So doon tayo nag-turn sa Bible Bat. Tamang-tama naman, nung nag-turn tayo sa Bible Bat, marami pong kumalas dahil ayaw nila. Mula noon, pinagpatuloy natin ang pag-aaral sa Bible Bat hanggang sa nalaman natin ang katotohanan. At hanggang ngayon, nandito tayo sa Bible Bat, yun ang ating na-discovery na talagang nagtuturo 100% ng biblical doctrine. Hello po! Many members of the Bible Baptist Church were misled and deceived because they were not rooted up with the Baptist and biblical doctrine. Tama po yan. Tignan nga natin, Matthew 24. And Jesus answered and said unto them, "Thick head, that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." Tamang-tama yan kay Tiboloy. Maraming darating na magtuturo ng mali at maraming madisib, malilin lang. Sino ang malilin lang? Yung kulang sa kaalaman. Hello po? Darating ang panahon, may baptis dyan, baptis ako. Papasyalan ang mga baptis. Mali yung tinuturo ninyo. Tinuturo ng pastor niyo, dito na lang kayo. Pag hindi kayo rooted up sa doktrina, aalis at alis kayo. Hello po? Dito maraming supply, maraming gulay, maraming libre. O sige, kung for sale ang pananampalataya nyo, doon kayo. Kung pera ang tinitingnan nyo, doon kayo. Pero kapag katotohanan ang tinitingnan ninyo, dito kayo. Hello po? Sa inyo, na pera ang tinitingnan, di punta kayo doon sa kanila. Tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo. Pero kung totoong mananampalataya ang tao, ang totoong mananampalataya, hindi nabibili. Yung offer sa akin na $7,000, sana grinab ko yun. Sinasabi ko ito para at least nationwide, naririnig nyo na sa Amerika. Ang offer nila sa akin is $7,000, $5,000 para sa akin, $2,000 para sa management. Tayo ang magpapatayo ng kanilang college dito sa Pilipinas. Kaya lang, yung doktrina nila,
ay pwedeng binyagan ang mga bata infant baptism. Ay noon pa lang na pag-aralan ko na walang infant baptism sa Biblia. Kung wala sana yon, okay lang sana kung ganyan ang kanilang pananampalataya, pero kailangan ako magpirma ng kontrat. Na ituro ko ang lahat ng kanilang doktrina, pati infant baptism. Alam po nila, Bible baptism ako. Alam nila na hindi ako naniniwala, kaya dapat ko pipirmahan na ituro ko yon. Pero naisip ko, my faith is not for sale. Hello po? Hindi po pera ang hangad natin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi masama ang pera, pero hindi yan ang basis kung bakit tayo maglingkod sa Diyos. Hello po? Kaya nakakalungkot, may mga panahon noon, mga young people natin, binili ang kanilang pananampalataya. Dito kayo para pag-aralin namin kayo. Mga Baptist din. So, ang totoong pananampalataya, hindi yan for sale. Hello po? Kung saan ka inilagay ng Diyos, doon ka. All churches and religious groups who are not abiding in the biblical doctrines are not belong to God. O, patunayan natin. Second John chapter 1 verse 9. Kaya maraming mga group ng born again, palagi sinasabi, kayo kasi mga Bible Baptist, palagi po kayong doktrina, doktrina, doktrina. Hindi mahalagang doktrina, ang mahalaga fellowship natin, maglingkod sa Diyos. Oo, pero ang paglilingkod sa Diyos may proper din. Hello po, may proper way. Lahat ng pagluluto may proper way din. Kaya may mga tao na masarap magluto kasi alam nila talaga yung ano. O anong sinasabi dito? Basahin natin. 2 John chapter 1 verse 9. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ had not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. Sino man ang hindi sumusunod sa doktrina ng ating Panginoong Hesus, hindi sila kasama sa Diyos. They are not belong to God. Paano ba itagalog yan? Ngunit ang mga sumusunod sa doktrina ng Panginoon, sila po ay kasama ng Diyos. Hello po? So very clear, hindi natin basta ini-ignore ang doktrina. Importante ang doktrina. Yung iba, sinasabi nila, ang importante daw sa worship, sumasayaw ka, maramdaman mo daw yung power of the Holy Spirit. Yan ulit ang problema. Sa Acts chapter 1 in verse 8, ito nami-misunderstood ng mga tao. Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ye shall receive power. Kaya ayon, gumaganon sila, power yan. Ang salitang power from the Greek is dunamis. Ang ibig sabihin yan, authority. Hello po? Hindi yung power na active force, hindi yung power na power ng kuryente. Pag ginawa ko yung kuryente, ganyan. Hindi yan ang tinutukoy ng Biblia na power. Bakit kasi? Kulang sa pag-aaral, kulang sa interpretasyon. Kaya ang sinasabi nila, power. Kaya ang powerful worship daw, lahat gumaganon. Ay baka naman hindi ka ini-emotion para sabihin ng tao may power ka rin, gumanon ka na rin. Kaya lahat-lahat sila. Subukan mo kaya, Hilda. Pakita mo na may power ka. Hindi yun ang sinasabi sa Biblia. Ye shall receive power. Hindi po yun. Ang sinasabi dyan sa Greek dunamis is referring to authority. Kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, may authority ka na labanan ang demonyo. Wala siyang kapangyarihan para ang kinin ka. May mga tao na kahit anong gawin mo, pag wala ang Diyos sa iyo, pag ikaw ay naging demon possess, wala kang control sa sarili mo. Pero kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, hindi pwedeng papasok ang demonyo sa iyo at ikukontrol ng buhay mo. Kasi may authority ka. Hello po? Hello po?
Alam niyo ba yung authority na sinasabi? Bakit yung traffic officer pupunta sa kalsada, ganun mo yung truck? Hindi ba hihinto yung truck? Minsan, may mga pagkakataon, nag-aapura ako. Sobrang nag-aapura ako. Ako na lang sana ang palusutin. Kung kailan pa, nung nakita na ako, ginanon agad, bubungguhin kaya kita dyan, Lord, forgive me. Ibig sabihin, pag ginanon, sa ayaw at gusto mo hinto ka, yun ang sinasabi dyan na power. Hello po, hindi yung power na kuryente. At kung totoong may power ka di, ganun mo na lang sa isang tao, sirapan. Tataas yan. Nahulog na. Ganyan ba ang power? Yan ba ang magic? Hindi po yon. At saka yung sinasabi ng Biblia na speaking in tongues. Ang salitang tongues from the Greek word tongue. Ang ibig sabihin ng tongue, dialect, language. Ano ba ang language? Joyce, ano ang language? Bawat country, meron silang dialect. Hello po? Ayon sa pag-aaral, pag local, ang tawag dialect. Pag international, ang tawag language. English is not a dialect, it is language. Greek is also considered language. Yung Ilocano, dialect. Pag sinabing dialect, speaking in other dialect. Yan ang ibig sabihin. Hello po? Na nung unang panahon, para makawitness ka ng ibang race, halimbawa, hindi ka Chinese, gusto mong witnessan yung Chinese, kailangan na ang gift na ibibigay ng Holy Spirit sa iyo, speaking in other tongues. Para at any time, pwede kang magsalita ng Chinese. It does not mean na pag nagpipray ka na lang at saka hindi naman tong yun eh. Hindi naman dialect yan. People were misunderstood. Ang sinasabing power God is authority. Hello po? Nang ibig sabihin, bilang anak ng Diyos, meron ka ng authority. Hindi tayo pwedeng labanan ng Diablo. Kaya nga, minsan, ang concept, pag ikaw ay anak ng Diyos, may nagtanong sa akin, may posibilidad ba ng anak ng Diyos ma-demon possess? Wala. Pag totoo na ikaw ay anak ng Diyos, yung Holy Spirit na sa iyong puso, hindi ka pwedeng ma-demon possess. Ang daming na-demon possess. Nung panahon, Marie Chris, at saka ni Junjo, nag-aaral sa Inlac, ang daming mga estudyante na na-demon possess. Pati yata sa Amlang High School, may mga sinasapian. Ang anak ng Diyos, hindi sasapian. Halimbawa, pag may member dito, na kunyari nasapian, sampalin mo, magigising yan. Hoy, tignan ninyo. Aray, sasabihin din. Okay, so, yun ang totoo. Hello po. Ang doktrina ay hindi po nanggagaling sa diktat ng Holy Spirit. Nanggagaling mismo sa salita ng Diyos. In higher studies, pasensya po, pero yun naman talagang tinuturo sa mga Doctor of Divinity, Doctor of Theology. Yun naman talagang, pagpunta ka ng university sa Amerika. In higher studies of theology, all churches which are not abiding in the biblical doctrine are called cults. Galatians chapter 1, verses 1 to 6. Anong sabi ni Apostle Paul? Nagtataka ako. Paul, Apostle Paul, okay. Sa ano na lang, verse 2 yata. At nawala sa biyaya ng Diyos. Lumipat kayo sa ibang ebanghelyo. Ibig sabihin, tignan mo yung logical point of view. Ang mga apostol,
itinuturo po nila na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos ito. Ibig sabihin, ang kaligtasan hindi po ito nakakamtan sa pamamagitan ng magandang gawa. Hindi yung gumawa ka ng kabutihan para maligtas ka, kundi gumawa ka ng kabutihan dahil ligtas ka na. Hello po? Kaya maraming lumipat. Anong sabi dito? Grace, another to another gospel, verse 7. Hindi naman sa gaanong iba, ngunit may pagkakaiba. Okay. Marami pong mga churches na halos pareho sa Bible Belt, pero merong pagkakaiba. Sabihin na lang natin, born again, Pentecostal, Methodist, UCCP, ano pa? Merong kapareho. Ano ang kapareho? Naniniwala tayong lahat sa Trinity. Pangalawa, naniniwala tayo lahat na si Kristo ay Diyos. Pangatlo, naniniwala tayo lahat na ang service Sunday. Pang-apat, naniniwala po tayong lahat na ang tagapagligtas si Kristo lamang. Naniniwala po tayo lahat na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang pagkakaiba, sila lahat, sinasabi nila ang kaligtasan mawawala. Pero sa Bible Baptist, hindi. Ang totoong ligtas, permanente ang kanyang kaligtasan. Nakita ba niyong pagkakaiba? Yon ang sinasabi ni Apostle Paul, pumunta sila sa iba na hindi naman gaanong iba, pero may pagkakaiba. Ang ibig sabihin, ang Ebanghelyo, it must be 100%. But I would like to clarify, hindi masama ang makipagkaibigan personally. Lalo na kung kasama mo sa trabaho. Dahil sabi nga ng Biblia, pati kaaway mo, mahalin mo. Papaano ka nga maging good example? Papaano mo nga mawitnessan yung tao kung hindi ka magpapakita ng kabutihan? Ipakita mo na Bible Baptist ka, maunawain, mapagpakumbaba, hindi mayabang, marunong magpatawad. Hello po? So, hindi masama. Ngunit, yung pakikisama na sa kanila sa church, ibang usapan yun. Marami akong kaibigan, mga pastor sa Ganda Adventist, na sa hospital kami. Sabi ko kay Dr. Laurita, pinag-discussan namin yung protein. Ang protein, maraming protein na nakukuha sa isda. At marami rin protein na nakukuha sa red meat. Kaya nga lamang, yung red meat may protein pero may mga disadvantage. Samantala sa isda, wala kang makitang disadvantage. Tapos sabi niya, oo nga naman eh. Wala naman talagang anong sa red meat. Pero sabi ko, baka naman sinasabi mo kasi nandito ka lang. At siyempre, pag-aari ng Seventh-day Adventist yan. At siyempre, pag nagpunta tayo doon, in respect lang, so, pero ang ibig kong sabihin dito, pagdating na sa church, ibang usapan. Meron tayong sinasabing personal fellowship, meron tayong church fellowship. Pag alam mo na yung church, iba ang doktrina, huwag kang pupunta. Hello po? Hello? Hello po? Sabihin nila niyo kung gutom na kayo. Malapit na. God forgives. Dito na tayo mag-end. Kasi sermon naman ito eh. God forgives us in our imperfection. But He will not forgive wrong doctrines. Because wrong will never be right at all. Nakuha ba niyo ibig niyo sabihin? Lahat po ng kahinaan natin, minsan natutukso tayo, minsan nakagawa tayo ng mali, minsan hindi natin nasundan ang lahat, minsan nadadapa po tayo dahil sa kahinaan.
Ngunit lahat po ng ating kahinaan, tayo ay nagsisi at humingi ng kapatawaran, tayo ay pinapatawad ng Diyos. Yun yung authority natin bilang anak ng Diyos. Hello po. Ngunit ang maling doktrina, hindi matatanggap at hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Kasi ang doktrina ay mali. Kung ano yung mali, mali. Wrong will never be right at all. Wrong is always wrong. Right is always right. Ibig sabihin dito, ang Diyos nauunawaan ang ating kahinaan, ngunit hindi niya tinotolerate ang maling doktrina. Basahin natin. Proverbs 16:8. Bitter is a little with righteousness than great revenues without right. Hello? Mas gusto ng Diyos yung mga kahinaan po natin kaysa yung mga mali na paniniwala at doktrina natin. Hello po? Yon ang pribilehyo na binibigay ng Diyos. Halimbawa, kapag ang tinitingnan natin ay kahinaan ng tao, mawawala tayo. Pinapatawad niya tayo sa ating kahinaan. Inuunawan niya tayo sa ating kahinaan. Lahat ng pagkakamali natin, inuunawa tayo ng Diyos. Marunong lang tayo magsisi at humingi ng kapatawaran.